Hi mga Berks! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! It's Tonski again! Mga Berks, ang ating pag-uusapan ngayon ay kung ano ang siyam na mga mistake ng mga small YouTubers na tulad ko. Okay? So, yan lang muna mga Berks. Umpisahan na natin. Before that mga Berks, please subscribe! Okay, number one, no script or outline, okay? So yung iba kasi mga ka-Berks, lalo na sa mga tutorial, basta diretso lang sila ng diretso, tira ng tira, kahit walang mga script. So yan, magkakamali. So minsan, kagaya ko, guilty ako niyan kasi minsan dinediretso ko lang yung mga discussion, walang mga script. So kailangan magsusulat kayo ng anong dapat niyong isasabihin doon sa video niyo para at least hindi kayo mawawala at saka maganda yung pagkasabi niyo doon sa video saka scripted talaga. Okay? So kagaya nito mga ka-Berks. Yan, nagsusulat ako. At saka yan, tingnan niyo yung mga picture diyan nilalagay ko. So yan ang number 1 mga ka-Berks. Okay, number 2. Lack of footage or video clips. Okay? So yung iba kasi, salita lang sila dyan, lalo na pag mga nagsasabi sila na nagpi-fishing ako, tapos wala namang pinapakitang mga video. So ibig sabihin, parang yung nanonood sa kanila, maboboring. At saka mga ka-Berks, kailangan mayroon kayong mga pictures at saka mga videos kasi magugustuhan yan ng mga viewers nyo. Eh siyempre dagdag ng watch hour yan, di ba? Kasi tatapusin yung video nyo kasi nagustuhan siya di ba? So ganyan lang. So yan ang number 2 mga ka-Berks. Kailangan mayroon kayong video clips at footages na mga sa inyong videos. So number 3 mga ka-Berks, not using YouTube pictures. Okay? So ang pictures kasi mga ka-Berks, ito ang talagang magagamit, madadagdagan yung mga viewers nyo dito pag ginagandahan nyo yung mga setting yan. Kagaya ng in-screen. Tingnan nyo yung in-screen dyan. Yan. So, yan tingnan, pinaka-importante din yan. Kasi pag at least pag natingin sila sa video mo at naabot sila dun sa dulo, siyempre kiklik nila yung in-screen mo at additional watch hours na naman yan at additional videos. Eh, paano kung pinanood nila, hindi nila nagustuhan? Tapos yung sa in-screen, eh, may maganda pala ang video mo dun sa nakalagay sa in-screen. Eh, dun sila magsusubscribe. Diba? So dapat mga YouTube pictures, gamitin natin yan. So yan, info card mga ka-Berks. Info card yan, yung sa taas. Yan, info card yan. So isa din yan, pag na-click ang viewers nyan, so papunta yan doon sa mga videos na nilalagay mo dyan. Either playlist or videos. Next mga ka-Berks is watermark button. Yun dapat yan sa gilid yan. Yung watermark button or saan ba ito? Dito or dito? So yan, kailangan talaga ilalagay nyo dyan kasi isa din yan na magpapadagdag ng subscriber kasi pag nagustuhan niya yan dyan, i-click na lang yan. Minsan yung iba kasi naglalaro dun sa video eh. Pag na-click niya yan, subscribe. Huwag lang mag-unsubscribe. Diba? So maraming mga pictures mga ka-Berks sa YouTube. Dapat gamitin nyo yan, yung mga pictures dyan. Mayroon pang editor. Okay, ginagamit ko yan minsan pag yung video ko at sa tingin ko medyo pangit yung pagkaka-upload. Mga ka-Berks, number 4. More dead air. Alam mo ba yung dead air mga ka-Berks? Yung minsan kasi tayo, maghahang yung utak natin. So habang nagsasalita ka, hindi mo mailagay kung ano yung sunod. Kagaya nito. Yan. Diba? So yan ang dead air. Iwasan nyo yan. So paano iwasan? Of course, i-edit nyo yan. Sa edit pa lang, sa editor, kailangan tatanggalin nyo yung mga dead air na yan. Hindi na siya mukhang pangit. So nagko-continuous na siya ang sinasabi mo. Kasi minsan, nag-grow talaga, hindi mo talaga mape-perfect yan. Kahit ako, yung pag nire-replay ko yung video ko, parang tuloy-tuloy, di ba? Pero ini-edit ko yan, pinuputol-putol ko yan, yung mga dead air na yan. Okay, mga ka-Berks? Okay, number 5, mga ka-Berks. Uploading variety videos. Guilty ako nito eh. Kasi, actually, ang daming videos na ina-upload ko. Iba-iba. May fishing, may cooking, may adventure, may construction. Pero, kasi beginners pala ako eh.
Hindi pa ako makakapagpili talaga kung ano talaga yung needs ko. So, para sa inyo mga beginners din, pwede naman yan. Pangpakuha lang ng mga views kaysa wala tayong i-upload. Pero kailangan medyo quality din. Quality yung video natin na i-upload. Yun talaga ang isang problema kasi pag iba-iba, minsan yung iba ayaw talaga. Sa akin ha, ang dami kong videos na ina-upload. Talagang mapapansin ko yung iba, kukunti lang ang views. Sa totoo lang. So, oh no. Doon mo ma-realize na dito pala ang maganda. Ito palang videos na to ang maganda. Ito pala ang maganda. So, i-observe mo yan sa katagalan ng pag-upload ng upload mo ng videos. Kung ano talaga ang maganda at pipilian. Kasi, tingnan nyo doon sa YouTube Analytics mga kaburks. Nagra-rank si YouTube doon ng 10. Okay? So, tingnan nyo doon kahit sa 1 to 5. So, yung 1 to 5, doon kayo magpo-focus kung ano yun. Kagaya ng fishing or tutorial. Ganun, di ba? So, cooking. So, depende yan sa inyo kung ano talaga ang dapat nyong i-upload at makakuha siya ng maraming views. Okay, number 6 mga kaburks. Bad framings or lightings. Pag bad framing mga kaburks, talagang pangit tingnan. Di ba? Lalo na pag mga nakapunta kung saan-saan ka nagbibideo at pangit, di ba? Kagaya sa akin dito ha, kung lightings lang, ako mga kaburks, hindi ako nagbibideo doon sa loob ng mga sa kwarto ko kasi kailangan mo ng maraming lights kung nasa loob kang room. Kaya ako, dito ako sa loob ng sasakyan ko, tahimik, walang disturbo. Di ba? So, ganyan lang, kailangan maganda ang framing at saka yung lightings mo. Yan ang pinaka-importante. At least yung framing mo, makikita kung saan siya nakapurma. Di ba? Ganyan mga kaburks. So, number 7 mga kaburks. Copying our idols. Yan ang mahirap. Kasi pag tinitingnan mo yung idols natin, kagaya kay Japper Sniper, kay Harabas, 2 weeks, 3 million, 2 million. Japper Sniper, ngayon kasi walang panagat, so nasa mga 500,000. Mga ganun lang. Sa atin, huwag natin kopyahin kasi sasakit lang yung loob natin. Gawa ka ng gawa, so be natural. Kung anong kakayahan mo, yun lang. Huwag niyong gayahin yung idol nyo kasi sikat na sila. Tayo, nag-uumpisa pa lang. So ibig sabihin mga kaburks, yan sila, nag-uumpisa lang din siya sa wala, di ba? So tayo, huwag natin silang habulin. Kasi sabihin natin, oh grabe, ang dami naman nilang views. So huwag ganyan, so utay-utay lang, hinahinay lang tayo. Hindi naman na naman madali eh. At saka sa YouTube mga kaburks, hindi makukuha sa 2 months lang, 3 months. Pwede siguro makakuha ka ng maraming views, pero kailangan ipopromote ka ng mga sikat na YouTubers, kagaya nila Japper Sniper. Tingnan mo yung mga sidekick nila. Sumisikat, di ba? Ilang videos lang, grabe, monetize agad, di ba? So, ganyan lang. So, tayo, mga small YouTuber, kagaya ko, hinahinay lang tayo. Upload lang ng upload ng videos, basta susundin lang yung mga tamang paraan ng mga quality videos. So, number 8, mga kaburks, no effort on thumbnails. Okay. Yung thumbnails mga kaburks, ito inuulit-ulit ko na to sasabihin sa lahat ng mga videos ko. Ang thumbnails kasi mga kaburks, ito yung clickbait. Okay? So doon ka rin makakuha ng mga click rate. Nakikita yung thumbnails mo, bigla silang makaklik. Kagaya ko, bigla ako makapag-click eh. Pag medyo maganda yung thumbnails, yung kagaya ng mga title na gandang mga thumbnails na ilalagay nyo. Yung lalo na pag maganda ang picture doon sa thumbnails mo, tsaka yung nakalagay doon talaga na title, 'di ba? Para bang ma-clickbait ka, para bang gusto makapag-click ka talaga kahit sabihin mong hindi mo gustong mag-click, dumadaan ka lang, mapaklik ka talaga. So ganyan mga kaburks, kailangan lagyan nyo ng effort ang inyong mga thumbnails. Yan ang pinakaimportante. Magandang thumbnails, syempre additional subscriber, additional views at nagdadani kung sa Bisaya pa. Number 9 mga kaburks, last but not the least, perfectionism. Puro pa yan. Sa totoo lang mga kaburks, yung cellphone ngayon mas high ang quality sa mga video. Kasi MP, taas, tag 46, 24, ganyan di ba? Pero yung ibang mga camera mga kaburks, pinakataas minsan, nasa 24 MP lang yan. Tapos 16, may 12, ganun. Pero yung cellphone, my God, may 100 plus MP na, megapixel. So ang linaw, di ba? So sa totoo lang mga kaburks, tingnan yung mga video ko. Wala pa akong ginagamit na DSLR niyan or GoPro. Ang ginagamit ko niyan, puro cellphone. Naka 100 plus videos na ako, pero tingnan nyo ang quality ng videos ko mga kaburks.
Siguro yung content naman hindi niyo nagustuhan, pero yung video quality maganda. Cellphone lang ginagamit ko niyan, mga kaburks, cellphone. So yan ang pinaka-importante, mga kaburks. Huwag niyong sabihin saka na ako kasi wala pa akong camera na maganda. Hindi kailangan. Ang pinaka-importante, magandang content. Kailangan maganda lang ang pagbibideo mo. Yan, pwede na yan, mga kaburks. Diba? So ayan, mga kaburks, yun lang ang siyam. Siyam lang ang nilalagay ko. Hindi ko na lang sinasampo. At marami pang dapat natin gawin, mga kaburks, as beginners or YouTubers, na small YouTubers pa lang. So kailangan natin talagang i-improve para makakuha tayo ng maraming subscriber at maganda yung mga quality videos natin. So pag quality videos, maraming subscriber, so syempre pira ni YouTube. Okay, mga kaburks, so yan na muna. Please like, share, and subscribe. Bye bye, mga kaburks.